Ang pagpapakasal ay napaka-importanteng okasyon. Ito ay ang pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan, lalo na sa mga kababaihan. Ito ang tanging nilang pinapangarap at inaasam. Ngunit, papaano kung ikakasal ka lang dahil sa ito ang iyong huling kahilingan? Kamusta mga kaibigan? Ako'y muling nagbabalik upang magbahagi ng kwento na inyong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Sa videong ito ay aking ibabahagi ang kwento ng isang babae na hiniling maikasal sa huling sandali ng kanyang buhay. Si Martha ang panganay sa apat na magkakapatid. Isa siyang masayahin at mabait na bata. Palagi niyang kalaro si James na kanyang kababata. Si James ay ang nag-iisang anak ng kanilang kapitbahay, kaya't palagi silang naglalaro tuwing pumapasok sa trabaho ang kanilang mga magulang. Naging mag-best friend sila ni James at naging magkaklase hanggang high school. Pero na makatapos sila ng high school, ay sa ibang university na nag-aral si James ng kolehiyo. Kaya't labis itong ikinalungkot ni Martha. Hanggang sa nawala na sila ng connection dahil na rin sa pagkabisi ni James sa kanyang pag-aaral. Lumipas ang ilang buwan ay nakaramdam si Martha ng pagsakit ng kanyang balakang. Ngunit hindi niya yon pinansin dahil pawala-wala naman ang sakit. Subalit, isang araw ay napansin niyang tila may dugo ang kanyang ihi. Sa sobrang takot at pag-aalala ay sinabi niya ito sa kanyang ina. Kaya't nagtungo sila sa hospital para magpatingin. Makalipas ang ilang oras ay lumabas ang doktor at sinabing, "Bumalik po kayo bukas at uulitin po natin ang test." Nagtaka at kinabahan ang kanyang ina na parang may hindi magandang resulta. Pero hindi na nila nagawang magtanong. Parang ayaw nilang alamin kung bakit. Kinabukasan ay naghanda na si Martha at ang kanyang ina para bumalik muli sa hospital upang muling suriin. Kinuhanan ulit siya ng ihi at dugo upang ma-examine ulit. Kaba at takot ang nararamdaman nilang mag-ina habang naghihintay ulit ng resulta. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na ang doktor na nakayuko at malungkot. "Huwag po kayong mabibigla. Kaya ako po pinaulit ang pag-examine ay dahil gusto ko pong makasiguro na talagang tama ang unang resulta ng test," sabi ng doktor. "May cancer po si Martha, kidney cancer stage 4. Napahagulgol ang kanyang ina at pati na rin si Martha na hindi makapaniwalang may ganun siyang karamdaman. Gusto niyang sumigaw at magwala, pero ayaw niyang malaman ng tao doon ang kanyang kondisyon, kaya't napayak na lamang ito. Kailangan mong maoperahan sa lalong madaling panahon," sabi ng doktor. Tumango na lamang ito na parang wala sa sarili. Umuwi ang mag-ina na labis ang lungkot sa kanilang mga mukha. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyong ama at mga kapatid ang iyong kondisyon," sabi ng kanyang ina na patuloy na umiiyak. Hindi sumagot si Martha, kaya't niyakap na lamang siya nito. "Mahal na mahal ka namin anak, at gagawin natin ang lahat para gumaling ka." Pagdating sa kanilang bahay ay nagpaalam si Martha na magpapahinga muna siya at tumango ang kanyang ina. Pagpasok ni Martha sa kanyang kwarto ay muli siyang umiyak. "Panginoon, bakit po ako?" sabi ni Martha hanggang sa nakatulog siya sa kakaiyak. Kinabukasan pagkagising niya ay nasa sala na ang kanyang mga magulang at mga kapatid na wala pa rin kaalam-alam ang mga ito maliban sa kanyang ina. Tinanguan niya ang kanyang ina na isang hudyat na sabihin na ang kanyang kondisyon. Kaya't nagsalita na ang kanyang ina. "Makinig kayong lahat. May resulta na ang test ni Martha." Muling umiyak ang kanyang ina. "May stage 4 kidney cancer si Martha." Nanlaki ang mata ng kanyang ama na hindi makapaniwala sa narinig. "Baka nagkamali lamang," sabi nito.
Sumagot ang kanyang ina. Dalawang beses siyang kinuhanan ng test, pero pareho ang lumabas na resulta. Nag-iyakan ang kanyang kapatid sa narinig. Totoo ba yun, ate? Sabi ng bunso niyang kapatid at tumango si Martha bilang sagot. Lumapit at niyakap siya ng mga ito ng mahigpit. Nang biglang bumagsak si Martha, kaya't itinakbo ulit siya sa hospital. Nang magising si Martha ay nakaramdam na siya ng panghihina. Kaya't nagdesisyon ang kanyang mga magulang na operahan siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng operasyon ay nalaman nilang kumalat na ang cancer sa kanyang baga at tatay. Pinatigil na ni Martha ang gamutan sa kanyang cancer dahil sa kumalat na ito at pain reliever na lang ang kanyang iinumin. Nabalita ni James ang kondisyon ng kanyang best friend, kaya ito'y umuwi upang makita siya. Nang dumating si James ay tulog pa din si Martha, kaya't umupo na lamang ito sa kanyang tabi habang inaantay na siya'y magising. Ilang oras ang nakalipas ay gumising na si Martha at nakita niya si James. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha at ngumiti sa kanya si Martha. Sa wakas ay nagkita na ulit sila. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni James sa kanya. Sumagot si Martha, okay naman ako. Masayang nagkwentuhan ang dalawa. Kita sa kanilang mga mukha ang pagkamis nila sa isa't isa. Lumala ang kondisyon ni Martha at nakita ni James ang paghihirap nito. Bata pa lamang sila ay gusto na siya ni James, pero inilihim niya lamang ito dahil sila ay masyado pang bata. Tumulong siya sa pag-aalaga kay Martha at ipinaramdam dito na mahal niya ito. Naramdaman naman yon ni Martha at ganun din palang nararamdaman ito para kay James. Nagkaunawaan sila hanggang hiniling ni Martha na gusto niya ikasal bago siya mawala sa mundo. Kaya't kinausap ni James ang kanyang mga magulang at pumayag naman ang mga ito. Itinakda ang kanilang kasal noong February 12, 2018. Sa loob ng hospital gaganapin ang kanilang kasal. Nandoon ang kanyang mga magulang, mga kapatid, kamag-anak at ang pastor na magkakasal sa kanila. Isinuot ni Martha ang kanyang wedding dress na masayang masaya. Sinimulan na ang seremonya at nangako si James na aalagaan siya sa abot ng kanyang makakaya at para mapasaya ito. Hindi niya ito iniwan sa ospital dahil gusto niyang siya muna ang mag-alaga kay Martha. February 14, 2018, sa araw ng mga puso, ay nagising si Martha na may mataas na lagnat. Nais niyang ayusin ang kanyang buhok, ngunit mahina na siya kaya't ang kanyang ina na lamang ang nag-ayos at nagtali ng kanyang buhok. Tumingin siya sa kanyang asawa at ngumiti. Pilit siyang bumangon para ito'y yakapin na mahigpit. Humiga siyang muli at humawak sa kamay ng kanyang ina na halatang nagpapaalam na. Kaya't sinabi nila sa kanya na, okay lang, sige magpahinga ka na. Ilang sandali lang ay huminga ng malalim si Martha at dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Kaya't habang tayo ay nabubuhay, gawin natin ang mga bagay na makakapagpasaya sa atin dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin dito sa mundo. At sa atin naman, iparamdam natin ang pagmamahal sa ating pamilya. Dahil sa kanilang sitwasyon ay mas kailangan nila tayo. At sa gayong paraan ay mapapasaya natin sila sa kanilang mga huling sandali. Nice kong shoutout ang aming mga masusugid na manonood na sina History TV PH, Sherwin Dulete, Tuklasin Mo, Giovanni Leo Abe, Conlizer PH, Dark Killer, Joseph Virgo TV, Erjan Diliman at Princesa PH. At shoutout din sa iyo na nanonood at tinapos ang aming video. Maraming salamat! Hanggang sa muli!